Hi guys, welcome. My name is Ronald. Isa po akong OFW dito sa Singapore. I-share ko sa inyo kung paano kumuha ng emergency OEC sa airport. Tuturo ko sa inyo kung paano yung step, i-guide ko kayo. Ito ay para lamang sa mga OFW na merong 5 days to 1 week na bakasyon. Before we begin, make sure to subscribe to my channel. Marami pa po tayong mga helpful videos para sa OFW. At mga travel updates to Philippines and Singapore. Welcome back. Kunyari, kailangan nyong umuwi ng Pilipinas at wala kayong OEC or wala pa kayong account online sa PAPSBank. Dahil ang OEC, kailangan ng isang OFW para makabalik sa employer o makalabas ng Pilipinas. At kailangan nyong umuwi dahil sa emergency. Kunyari, merong kasal o merong nangyari sa pamilya, pero wag naman sana. Merong special leave na kailangan nandun kayo o hindi nyo magagawa online. So, ito yung mga emergency leave or special leave. So, yung requirements, kailangan nyo ng verified work contract. Ibig sabihin, kailangan verified na po siya sa Philippine Embassy abroad. Next naman is yung work visa and yung passport nyo. Kung meron kayong lumang OEC, mag-print po kayo ng bago kasi yun yung tatatakan nila. And also, magdala na rin po tayo ng cash pambayad sa OEC in case na kailangan nyo magbayad ng OWA, Pag-ibig or PhilHealth. In case lang naman, so dumating po tayo ng 3 hours before your flight sa airport. Tapos puntahan po natin yung DMW satellite or LAC, Labor Assistance Counter. Ito yung OFW counter. Dalhin yung mga documents na kailangan nyo. Kailangan nyo din magsulat ng information sheet sa counter. Pasasagutin kayo ng mga details nyo or mga information nyo. Tapos i-verify nila kung mabibigyan nga kayo ng emergency OEC. So kung meron nga kayong dalang lumang OEC, tatatakan nila yon as yung bago nyong gagamitin na OEC or bibigyan kayo ng bagong issue na printed na OEC. Pwede nyo na siyang gamitin pero valid lang siya for one exit lang. Tapos pag okay na lahat, magbabayad kayo ng OEC which is 100 pesos at yung mga binanggit ko na optional nga kanina. It will only take less than 1 hour or 30 minutes basta kompleto yung documents nyo. Yung confirmed na location available po sa NAIA 1 and NAIA Terminal 3. Meron din sa Cebu and sa Davao. Kasi yung pagkuha ng OEC through online pa din under ng PAPSBank. So madami po tayong video kung gusto nyo malaman, mga tutorial, marami ako nyan. Check nyo na lang yung channel ko. Meron lang akong tip before I end this video. Kunyari ang alis nyo bukas papuntang Pilipinas, on your arrival day, pumunta na kayo sa departure area. Tapos ipakita nyo yung documents nyo sa DMW satellite or dun sa LAC, Labor Assistance Counter. Nasa departure area siya. Kasi kung merong problema or meron kayong kulang, magagawa niyo ng paraan. Meron pa kayong oras para baguhin or kuhain kung meron kayong mga kulang na document. And so, yun lang guys. Sana nakatuloy yung video. Kung meron kayong tanong, just comment down below. And subscribe kung hindi pa. Maraming salamat. See you on my next video.